Hello po mga ate, mga dude. Kamusta po kayo? Welcome back sa mga bumabalik. Maraming maraming salamat po. Kung bumalik ka, nagpapasalamat ako sa iyo. At sa walang sawang suporta po ninyo mga ate, mga dude. Sobrang na-appreciate ko po. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Sa mga bago, maraming maraming salamat po at binigyan po ninyo ng pagkakataon ng channel ito. Ayan po mga ate, mga dude. Sana samahan po ninyo ako hanggang sa dulo ng video na ito. Ito po ay General Tagalog Tarot Reading po para sa mga Pisces. Ngayon pong September 2023, September Pisces, Divine Universe, Holy Angels, Holy Spirits, Guardian Spirits, Ancestors, ayun po kami ng mga kapangyarihan at importanteng mensahe po, mga mensahe, mga dapat malaman po ngayong September ng mga Pisces. Maraming maraming salamat po sa matyaga po naghintay ng inyo pong September reading. Alright. Oops! Napakarami po. Thank you po, Guardian Spirits. Maraming maraming salamat po. 777. Wow! The Bank of the Universe is sending you a miracle. Large sums of money. Ayan po. Pwede nyo pong i-post dyan sa comment section. Ayan na po yung gamitin po ninyong money mantra. Ayan po. Or chanting po ninyo araw-araw. Gamitin nyo po yan. Practicing po ninyo mag-isip ng positive o maging optimistic. Ayan po. Affirmation o money mantra. 777. Lalo na ito po ay reading po ninyo kung makakakita ka po or madalas ka pong makakita ng 777. Okay, finally. It is your time to shine, mag-viral o kaya po ay maging popular po na maging sikat. Napakaganda po ng mensahe po sa inyo. Mag-viral lang ilan po sa inyo. Mga ating mga dude, i-check nyo po. Marami pong mga mensahe. Magiging busy po kayo sa inyo pong career, trabaho po o negosyo o creative projects. Makaka-receive po kayo ng mga emails. I-check nyo rin po inyong mailbox. Ayan po, mga positibo po yan. Good news po. Okay, so napakaganda po. Someone from heaven is trying to communicate with you. Wow. Yan po, meron pong, maaring ito po ay archangels, anghel, and po mula po sa heavenly places o yung inyo pong mahal sa buhay na nasa heavenly places na po, mga ating mga dude, ay gusto pong kayong makausap. Haters o yung mga enemies po ninyo tried to betray you, ended up getting exposed. Ayan po, ma-expose na po. Yan po, mga ating mga dude. Malalaman o makikilala niya na po yan. Song titles and lyrics. Yan po, maaaring makakuha po kayo ng mga mensahe po. Divine messages po yan, mga ating mga dude, mula po sa mga yung talagang magkakaroon ka ng interest sa particular po na yan po, kanta. Yan po, song title o kaya po ay sa lyrics. Yan po, meron ditong increase sa iba't ibang, in any shape or form po yung increase o upgrade. Mga ate, mga dude, upgrade na kita ako po dito, lalo na sa mga kayo po ay, ang ilan po sa inyo ay nasa social media. Yan po, social media platform o kayo po ay public influencer. Yan po, sa mga nasa public eye, public influencer, o mga kayo po ay public speaker, ay napakaganda po nitong sign. Ito po yung mensahe mula sa guardian spirits ko, sa aking mga ancestors na ito po ay pinapanalangin po ninyo. No? Yan po yung gusto po ninyong makuha na dumami po, mag-increase po yung inyo pong yung fans, supporters, subscribers, followers po ninyo, mga ate, mga dude. Napakaganda pong balita niyan. Magandang mensahe po. Okay, so meron ditong malicious, malice, may makasalamuha po kayo na ganyan na hindi po maganda magsalita or yung nagta-trash talk po sa inyo, yung maninira po sa inyo, merong ganyan po, malicious. O gagawan po kayo ng scandal o ganyan po, hindi maganda, paninira po yan. You will get a miracle in 3 hours. Wow.
So, particular o significant po sa ilan ang number 333. Maaring nakikita nyo po yan madalas o ngayon pong September ay mas magiging madalas po. Nakakita kayo ng 333 o kaya po ay magigising po kayo eksakto ng oras po na 333 or madalas nyo po makita yung oras ng 333. Sign po ito mga ate, mga dude, na kayo po ay extremely protected. Pinoprotektan po kayo ng Divine Universe ni God, ng mga anghel, ng mga archangels, ng mga guardian spirits po ninyo, pati na rin po ng inyong mga mahal sa buhay na nasa heavenly places na po, yung mga ancestors din po ninyo. Kaya po kayong magtaka na kayo po ay makatanggap ng milagro ngayon pong September. Particular din po o napaka-significant din ang number 3 or 333 or Holy Trinity. Ayan po, yung 333 rule. Ayan po sa manifestation, yung manifestation technique naman po ang gagamitin po ninyong 333 ay 33 o 33. Ayan po, na beses po kayo, no? 33 times po kayong magsusulat ng kahilingan po ninyo, ng wish, ng affirmation po ninyo. 33 beses, no? 33 times sa loob ng 3 araw. Ayan po, 333 po yan. O, ang ilan naman po ay maaring kayo po ay mas maging maswerte po kung kayo po ay gagamitin po ninyo yung 3. Ayan po, sa buhay po ninyo, no? Yung paniniwala po ninyo na maswerte po na kung kayo bibili, 3 peraso po. O imbis na isa, kung dati ay kung mamili ka ay isa-isa lang, ngayon ay mas magiging swerte sa'yo kung bibili ka ng 3. Imbis na isa o dalawa, gagawin mong 3. Kung meron kang hihilingin, hihiling ka ng 3. Yun po, may mga iba't ibang signs, symbols, synchronicity, mga ate, mga dude. Pero nakita ko dito ay mas magiging interesado ka sa 333, sa number 3, Holy Trinity. Yan po, success din po ang number 3, angel number 3, o tagumpay, success, o pagyaman. At katuparan po ng inyo pong mga healing, yan, wishes. Maari din po maging significant sa ilan yung number 3 naman po ay kayo po ay kung kayo po ay mag-chanting o magre-ritual, 3 beses yung gagawin, or kung kayo po ay yun nga po yung hihiling, or kayo po ay magdarasal, meron po kayong ibubulong na 3 beses. Halimbawa, kayo po ay nagmamanifest na kayo po ay gusto nyo pong makatanggap ng malaking swerte, ganyan po. Halimbawa po ay 3 beses nyo pong sasabihin, money, 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 come to me quickly and easily. Money, 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 come to me quickly and easily. Money, 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 come to me quickly and easily. 3 beses nyo po yan. Yan po yung mas, kumbaga, mas magiging powerful. Yan po, triple po yung power ng manifestation po, yung affirmation. Clear your head space. Yan po, malaking tulong po yan sa inyo ngayong September, lalo na kung kayo po ay nakakaranas po ng anxiety, depression, nahirapan pong matulog dahil po sa napakarami po ninyong iniisip o pinoproblema o inaalala. So, download screenshots, taking notes, recording. Parang ito po yung ginagawa ng mga enemies, haters po ninyo, no? Dina-download po yung ginagawa nyo, ni screenshots or nagsusulat, taking notes, nire-record po yung sinasabi po ninyo o kung anong po yung ginagawa po ninyo. O yung chat history, mga ganyan po. O kung ano po yung product o services po ninyo na ginagaya or parang nag-spy, yung energy dito ay nag-spy o parang stalker, parang ganyan yung energy dito na patago, ganyan po, sneaky, sneaky energy na palihim na kumukuha po ng mga impormasyon tungkol sa iyo, ganyan po. O pwedeng dokumento mo po ito, ang mga personal po ninyo na information. Ini-screenshots, o yung mukha mo, yung picture mo, ini-screenshots. Or meron kang social media platform at meron din po, magaganda rin naman, positive din yung energy na kayo po ay
natutuwa po sa inyo yung mga nanonood po sa inyo or nakikinig na dina-download po yung inyo pong ginagawa sa social media. Yan po yung mga supporters po ninyo at lalo pa po yung darami no, mag-i-increase o mag-a-upgrade po yung inyo pong ginagawa. No. Ano man po yan, creative projects o social media platform po ninyo. Wow, napakaganda po. Pero yun, yung mga malicious, yung mga ganyan pong energy, mga haters, enemies po ninyo, ma-expose po yan. Holy Angels, Holy Spirits, nakakatulong po sa inyo yung meditation. Yan po, ate mga dude. Stay grounded. Meditate po kayo. Or magkaroon ng panahon sa sarili mo na tahimik ka lang muna, makapag-isip-isip. The Golden Mirror. Ayan po. Synchronize yung mga mensahe po sa inyo. Copycats. Meron po mga ganyan. Meron din pong one-sided relationship. Okay. Ma-expose. Mga ganyan po. Yung mga narcissistic sa buhay mo. Ipapakita or makikilala mo. Ipapakita niyan sa iyo ng Divine Universe. Makikilala mo yan sila. Kung sino yung mga narcissistic talaga. Kung sino yung mga copycats, mga gumagaya sa iyo. Engagement ring. Wow. Partnership. Pwedeng collaboration po yan. Business partnership. May mag-o-offer po sa inyo ng magandang maganda pong partnership yan. O union, commitment, eternity. Pero meron din po talagang may engage talaga dito na energy. So meron pong engagement o proposal. Marriage proposal, mga ating mga dude. Meron din pong date. Wow, may makikilala kang bago. I-adjust nyo na lang po yung gender po ninyo mga ate mga dude. Basta po yan ay yung tao po nga magkakagusto po sa inyo at magugustuhan. Magkakagusto po sa inyo at magugustuhan nyo po. Meeting someone new. Dating. Magsiset ng date. Wow. May makikilala po kayong bago. Ano man po yung gender mga ate mga dude. Ano man po yung edad po ninyo. Okay, so may bigla ang pagbabago. Lightning. May mga hindi mo rin inaasahan ng mga balita. Dragonfly, so maring sign ito nakikita po ninyo madalas or nakakita po kayo ng dragonfly ngayon pong September. May mga lihim kayong matutuklasan din. May healing din dyan na energy. So, kung kayo po ay heartbroken o kayo po ay may mga napagdaanan pong mahirap na sitwasyon o pagsubok o mga traumatic experiences, may healing po. Dragonfly, napakaganda po sa inya ng transformation. Sobrang synchronized po nito, no? Transformation din po itong lightning at dragonfly. Maaring hindi inaasahan po na pagbabago yan sa buhay po ninyo. Butterfly, isa pa rin po ito. Wow. Isa pa rin transformation, healing din. Lalo na sa inyo pong nakaranas po ng childhood trauma. Wow. Kung kayo po ay kasalukuyang nakikipag-date, ano man po yan, klaseng personal po o yung LDR, yung nakikita po kayo ng madalas o yung LDR po, yung nasa ibang lugar po, yung inyo pong minamahal, ay maaari din po, yun nga po, mayroong engagement dito. Meron pong mas lalalim po, maaaring nagsimula po kayo ng ang ilan sa mga nakikipag-date pa lang po ay dahil dito sa butterfly na energy ay yung relationship po ninyo ay mas magiging malalim po. Yung relasyon po ninyo mas magiging malalim po yan mga ate mga dude. Axe. So meron pong paring ito hindi po inaasahan. May connection dito sa lightning sa shocking news.
maaring hindi mo rin inaasahan na may kakilala ka o malapit sa'yo na maghiwalay na ngayong September, may separation, o maaring ikaw ito na may break up o separation kasi dito, o meron pong gumagawa po sa inyo ng silent treatment, hindi ka po pinapansin o hindi ka kinakausap. May abandonment dito, maaring ito yung naranasan mo, o ngayong September ay may tao na lalayo o iiwas sa'yo o iiwanan ka. Abandonment o separation ito, na hindi mo inaasahan na magkakahiwalay kayo ng taong importante sa'yo. Depende po, mga dud, no, maaring ito ay family member, mahihiwalay po sa inyo, hindi nyo po inaasahan, no. Iba't ibang paraan, mga ating mga dud, na mahihiwalay po sa inyo o lalayo, aalis, o maaaring ikaw po ito, romantic partner, may separation o breakup. Yan po, isa pang confirmation, separation. Kanina pa yung separation na yan. Meron din tao na maaaring naging malapit sa iyo at namimiss ka na ng sobra, o maaring vice versa po ito, namimiss kang tao, sobrang namimiss mong tao na to, malayo na ito sa'yo, o matagal nang wala kang connection, walang komunikasyon, hindi na nakakausap ang tao na to, na nahiwalay sa'yo. Maaring ito rin yung nagbibigay sa'yo ng kalungkutan, o maaring matagal na rin ito na nalayo sa'yo ang tao na to, o maaaring hindi mo inaasahan na bigla na lang nawala sa iyo ang tao na to. Depende po sa sitwasyon po ninyo, pero merong tao talaga na matagal nang malayo sa iyo at minahal mo itong tao na to, at hanggang ngayon ay nalulungkot kapag naiisip mo ang tao na to. Sign din ito na maaaring namimiss ka rin ng tao na to. Alright? Holy Angels, Holy Spirits. Wow. 3 ulit. Napakaganda nito. Maaring may connection po sa inyo na Capricorn, pero isang sign din po ito na kayo po ay talagang mag-viral, o marami pong nanonood po sa inyo. Kayo po yung nagsasalita sa harap, sa stage, o yun po, public speaker, o public influencer. As a social media po kayo. Marami pong, merong meet and greet ako nakikita dito. Meron po sa inyo na public influencer na meron din pong nagkakagusto sa inyo na nasa social media platform din siya. Yan po. Nasa public eye din po, maaring siya ay sikat. Yan po. Artist o public influencer, social media influencer. Maaring sign ito na may tao na nasa public eye na nagkakagusto sa'yo at gusto kang yayain makipag-date, or dito kayo mauuwi sa ganito nga sitwasyon na magde-date kayo. So yan po, may nakita ko dito na sikat na pinapanood ka, pwedeng hindi mo alam na sa dami ng nanonood sa'yo, meron tao na sikat na nanonood sa'yo. Nasa public eye, nanonood sa'yo. Kung ano man yung content mo, pinapanood ka at hinahangaan ka. Ayan po. At maaring meron dito na mabubuong romantic relationship. Meron din po dito energy na nasa public eye ka. Maraming gustong may interview ako nakita dito, interview, o gusto kang makita. Ganyan po, yung magpapa-autograph sa'yo, ganyan po, mga ating mga dudes. O sign ito na mas magiging sikat ka, okay? Mas magiging marami po yung inyo pong fans, followers, subscribers po ninyo. Napakaganda, recognition na nakita ko dyan, mga ating mga dudes. Napakaganda nito, Ace of Wands. 111, 1111, sign po yan, no?
lalo na kung madalas yung pong makita yung 111111 o sa oras po, napakaganda ng Ace of Wands kasi new beginning po ito para sa inyo. Maring may connection po sa inyo na Aries, Sagittarius o Leo. Ito po ay gamitin po ninyo na manifestation. Magic wand. Ang ating mga dude. Lalo na meron pong matatapos dito dahil sa separation, no, may shocking o yan po ay sudden change o hindi nyo po inaasahang pagbabago na mawawala na po yung mga problema po ninyo dyan o matatapos at mag-uumpisa po kayo, napakaganda. Maaring ito ay bagong idea o bagong proyekto po ito, bagong offer. Pwede rin po itong love offer. The Tower, sobrang synchronized po. Ito po ay yung lightning, no? Pareho po yan sila. Sudden change, destruction, separation po yan. Hindi po inaasahan. 7-7. Ala, sobrang synchronized po ng reading po ninyo. 7, number 7. 7-7-7. Ito po yung unang-una, no? 7-7-7. So, yan po ay hindi nyo po inaasahan na bigla na lang matatapos yung problema po ninyo. Masusurpresa ka kasi kung ano yung ambition mo ay mangyayari na talaga, magsisimula na ngayon pong September. 7 ulit. 7 of Pentacles. Maring may connection sa'yo na Taurus. Yan, mas magpaplano ka na. Kasi may mga magbabago. Kaya magpapanibagong plano ka na naman dito. May mga mawawala sa buhay mo, magbabago. Talagang ibang-iba ngayong September. Kaya magpapanibagong plano ka dito. O strategy. Ibang paraan naman. May mga maaalala ka din, mga ating mga dude, na matagal mo nang hindi nakakausap. Yan po. Number 2, 222, Page of Pentacles. May mga opportunity talagang darating. Wow, napakaganda po nito. Ambition ulit. Talagang tinuturo po kayo, mga ating mga dude, ng mga anghel, ng guardian spirits ko po, na mag-focus sa ambition po ninyo. Ano man po ito, mga ating mga dude, no? Hindi lang po ito sa mga nasa public eye o nasa social media platform. Hindi lang po yan. Kung ano po yung ginagawa po ninyo, no? O creative projects. Focus daw po, yan, no? Sinasabi sa inyo. Paalala, focus on your goals to bring great success. Napakaganda po yan. Makakatanggap po kayo ng pera. Yan po. May magbibigay po sa inyo ng pera. Makatanggap kayo ng pera. Page of Cups 2 ulit. Wow, 2-2-2! Meron po dito, mga ate, mga dude, na may gusto po sa inyo at mag-o-offer po sa inyo ng pag-ibig at ng pera. O, hindi naman yung basta kanilang bibigyan ng pera. Ito po ay yung magiging katuwang mo siya sa pera. O, kung hindi ka na masyadong mahihirapan, financial assistance, o mag-o-offer sa iyo ng business partnership o collaboration yan. Page of Cups. Hindi inaasahan na. Okay, hindi inaasahan na love offer ito. Hindi mo inaasahan na magkaka-love life ka ngayong September. Sa ilan? Hindi po para sa lahat ng ating mga dude. Kung reading mo to, meron. May darating talaga. Napakaganda po nito ng mga ating mga dude, no? May bago kang idea, may bagong manifestation na mangyayari talaga, no? O wish po ninyo, no? Mangyayari ngayong September. Yan po ay heaven sent. Galing po yan, no? Galing po yan sa heaven. Heavenly places. Bigay po yan sa inyo ng divine universe. Protection. At yan po ay manifestation, no? Magic wand. Meron din pong magbibigay sa inyo ng ito po ay love offer naman. So, makakatanggap ka ng totoong pag-ibig o magkakaroon ka ng bagong kaibigan na totoo talaga. Kaibigan pero soulmate mo siya. Ito yung talagang purong kaibigan, purong-puro. Okay, soulmate. Ang soulmate naman po hindi lang lagi sa pag-ibig po, no, romantic partner. Soulmate mo. Naging mga ate, mga dude, ito magiging bagong best friend mo
ano man po yung gender ng ating mga dude, magiging totoo, puro, tunay, genuine na kaibigan ngayong September, makikilala mo na soulmate mo siya dahil naging kapatid mo siya sa dati mong buhay. Ito yung sinasabi ng guardian spirit ko, hindi mo to inaasahan. Meron din po na bagong pag-ibig. Okay, ito, romantic naman sa ilan, meron pong bagong pag-ibig. Maring may connection dito sa dates, o makaka-date po ninyo, or wow. O maari pong ito yun sa ilan, yung may gusto po sa inyo, no, na nasa public eye, yan po, may gusto po sa inyo na nasa public eye, na nagmamahal, or nagmamahal po sa inyo na hindi po ninyo alam, yan, secret. Secret po. So, meron din makatanggap ng pera. Napakaganda po na mensahe. Makatanggap ng pera o reward. 7 ulit. Wow. 777-111-333-222. 777. Okay. So, yung mga nanluloko po sa inyo, no? Na hanggang ngayon tuwan-tuwa kasi hindi mo pa rin alam kung sino sila, ay malalaman mo na ngayon yan. Gusto ng mga to talagang bumaba yung self-esteem mo, pero hindi nga yun nangyayari kasi mas lalo ngang nagiging confident ka sa ginagawa mo. Ano man yan, ano man po yung trabaho po ninyo mga ate, mga dude. Holy angels, fork in the road. Ito, yung mga enemies, haters, enemies or haters po ninyo, copycats, gumagawa ng paraan para kayo po ay mawalan ng direksyon o maguluhan po sa inyo pong goals sa buhay o yung ambition po ninyo. Mag-create o magbigay po sa inyo ng mga problema, no, fork in the road. Na maguluhan ka, saan ba, ano ba dapat, tama ba yung ginagawa mo. Ayun po, parang nasa crossroads yung energy, pero hindi po yan mangyayari kasi hindi po yan nahayaan ng divine universe. Magkakaroon ka ng wisdom confirmation na kayo po ay makakatanggap ng malaking milagro o large sums of money. Yan po ngayon pong September. Yes, magkakaroon na po ng katapusan yung mahirap na abusive o yung talagang toxic na po o mahirap na talaga na relationship sa pamilya, kaibigan, mga katrabaho, boss, employer po ninyo o relationship po sa romantic partner po ninyo, magkakaroon ng separation dyan. Yes, yan. Pagbabago, transformation yun po. Yes. Kung sa bagong relationship, romantic relationship, meron din po kayong makikilala. Yung sa engagement ring naman po ay meron po marriage o yan po, proposal, engagement. Yes, yan. Confirmation po yan, mga ate, mga dude. Okay, let go. Let go nyo na daw po yung mga hindi na talaga nakakabuti para sa iyo. Romance, meron talaga. Yes, yan. Confirmation. Romance. Dating. Ask your angels. Kung kayo po ay may mga problema ngayong September o naguguluhan yung energy po ninyo, ask your angels. Tutulungan po kayo. Gagabayan po kayo. Anong dapat po ninyong gawin? Anong dapat po ninyong sabihin? Gagabayan po kayo ng mga anghel. Yan po, kung meron kang tanong, ito po yung sagot sa inyo ng guardian spirit ko within the next few months. Within the next few months, makikilala ng ilan po sa inyo. Within the next few months, makikilala po ninyo ang inyong soul tribe, yung soul family po ninyo. 8, number 8888, napakaswerte po. Maring edad niyo po ito, 41, pero pwedeng sign din po ito na within the next few months, so ilang buwan po, no, makalipas ng ilang buwan ay makikilala po ninyo inyong soulmate. Yan po, soulmate, pwede po yan best friend, kaibigan po ninyo, tunay na kaibigan, o soulmate po na romantic partner. Yan po, mga ate, mga dude. Yan, confirmation. Napakaganda. Wait, pinapahintay po kayo ng divine universe. Pero kayo po ay pinaprotektahan. Yan po yung espada, oh. Protection po yan ni Archangel Michael ng divine universe. Wait, maghintay ka lang para sa kaligtasan mo.
kung bakit may mga delays o may mga problema kang nararanasan ngayong September, para yon sa kaligtasan mo, sa ikabubuti mo. May rason ang Divine Universe kung bakit kailangan mo maghintay at hindi mabilisan lahat. Abundance, wow! Confirmation, ate mga dude, yes, abundance. Yan po. Yan po, pang ilang confirmation na po yan. Abundance, yan po yung bigay po. Divine wealth po ito, no, ate mga dude. Yan po, isa na rin po ito na sign na kayo po ay makatanggap din po ng abundance o ng blessing po mula sa inyo mga ancestors. Wow. Maari makatanggap po ang ilan sa inyo ng mana, inheritance, o yan po ay divine wealth. Yan po yung regalo po sa inyo ng Divine Universe. Napakaganda po mga ate mga dude. Abundance. Napakaswerte po ninyo ngayong September. Meron talagang makaka-jackpot. Meron talagang makaka-jackpot sa inyo. 777. Meron pang 888. Talagang hindi lang doble, triple ang swerte po ninyo mga ate mga dude. Napakaganda. Alright? Holy Angels, Holy Spirit, Divine Universe. Connect with crystals. Wow. Maaring nga nakita ko sa inyo, meron na po kayong suot na crystals, na pendant po, no? Crystal. Pwede rin po iba-iba yung kulay na nakikita ko dito. Maaring nga ilan po sa inyo ay naniniwala. Oh, number 11, no? Hala, sobrang synchronized. 11-11. Maaring kayo po ay meron, may tattoo po kayo na lotus o butterfly o dragonfly na design. O maaring makakita po kayo ng ibon, meron din pong penguin. O maaring gumagamit po kayo ng mga kandila po para sa money ritual po ninyo. Ano man pong, o pwedeng healing din po ito na ritual ng mga ating mga dude. O Reiki healing. May ginagamit po na crystals ang ilan. May pendant na crystal, amethyst. Meron din pong lapis lazuli. Meron din pong citrine. Wow, napakaganda po na mensahe po sa inyo. Makakatulong po yan, connect with crystals. Makakatulong sa pag-attract po ninyo na manifestation o sa inyo pong protection o sa kagalingan po ng healing. O magbigay po sa inyo ng positive energy. Makatulong po sa inyo na magkikayat po ng positive energy. High frequency, high vibration po. Meron din po nakikita sa inyo na maaring madalas po kayo magme-meditate o gagamit po ang ilan po sa inyo o bibili ng singing bowl. Take a walk. Ayan, makakatulong po sa inyo ng exercise, yung paglalakad. Maaring edad po ng ilan po sa inyo ay 52. Meron din po dito na 11 po kayong magkakapatid. Sinasabi dito ng Guardian Spirits ko, 11 kayong magkakapatid. Meron po dito sa inyo na makakatulong na kayo po ay maglakad-lakad ngayong September. May movement, gumalaw-gala, mag-exercise, stretching, ganyan po. Kahit sa bahay po ninyo, pero pinapayuhan po kayo na sana ay mas dalasan po ninyo na lumabas. Maglakad po sa labas, makalangap ng sariwang hangin. Ayan po. Sync with the moon. Wow. Maring edad nyo po ito, 51. Maring makatulong sa manifestation po ninyo yung pag-connecta po ninyo, no, sa 1, yung third eye chakra ay mas mag-a-activate po yan. Mas ma-activate yung third eye chakra po ninyo. Yung inyo pong psychic power, psychic ability. Clean your space, diba? Clean your space, clear your head space, diba? Mga ating mga dude, sobrang synchronized. Hindi lang ang inyong energy field, yung paligid po ninyo, yung lilinisan po ninyo, literal na maglilinis po kayo. Meron po ako nakikita dito na mas seswertehan po kayo sa inyo pong hanap buhay, sa inyo pong buhay. Yan po, mga ate mga dude, o sa relationship nyo, romantic relationship at iba't ibang klaseng relationship. Sa inyo pong mga kapitbahay, sa mga kapatid, magulang, family members, kamag-anak, mga kaibigan po ninyo, mga katrabaho po ninyo, or boss. Meron ako nakikita dito na may tattoo po kayo na nasa likod, balikat o braso. Meron din pong sa kamay na ang tattoo design ay star, moon, o lotus.
design. Meron din po dito na makakatulong po sa inyo yung paglilinis. Yan po. Bago po kayo gumawa po ng kung ano man pong ritual, para protection ritual, para po sa pagyaman po ninyo, abundance ritual o yung money ritual, ano mang klaseng ritual po yan, ating mga dude, o sa kalusugan po ninyo, kagalingan po ninyo, o ng mahal po ninyo sa buhay, mas maganda po na clear your headspace. Yung sinasabi ng guardian spirits ko, clear your headspace. Huwag mo nang mag-isip ng mga negatibo o nakaka-stress na mga bagay-bagay. At clean your space. Ayan po. Yung space, yung literal po ninyo, paligid po ninyo yung bahay po ninyo. Kung saan ka, kung nasaan ka. Ayan po. Yung kwarto po ninyo, yung office po ninyo. Ayan po. Clean your space. Yung energy po ninyo, energy field, yung paligid po ninyo. At kasama na rin po dito yung mind, body, and spirit. Thank you, spirit guides. Meditate. Ayan, diba? Isa pa rin po yung advice po sa inyo. Meditate. Para po kayo ay, maring edad po yan, 35 o magta-35 ka na. O ang ilan ay magti-51 o magti-52. Malaking tulong po sa ilan ang meditation. Lahat na po yan para mas maging grounded po kayo, stay grounded yung energy po ninyo, balance yung energy, yung inyo pong mind, body, at spirit po ninyo ay balance. Yung lahat po ng chakra po ninyo ay nasa tamang alignment. At talagang, yan po, connected po, no? Konektado lahat ng chakra po ninyo sa divine universe, sa multi-universe. Napakaganda, meditation. Spend time with friends. Syempre, yan po. Maring edad nyo po ito, 49 o mag-49 na po kayo. Meron po kayong mga kaibigan na talagang ilan-ilan lang, hindi ganun karami, pero mga totoong kaibigan po ninyo yan. At maganda rin po yan, makakatulong sa inyo na kayo po ay maramdaman po ninyo na merong support system. May mga nagmamahal po sa inyo, may sumusuporta po sa inyo. Kailangan nyo po yan pang boost ng inyo pong energy, positive energy, at para po laging high vibration po kayo, no? Pag high vibration o high frequency po kayo, mga ating mga dude, hindi po makakalapit po sa inyo ang mga negative people, yung mga toxic people, o mga pangit po na sitwasyon, o mga pangyayari. Hindi po lalapit po sa inyo yan, yung kung ano man po yung mga evil spell, o hex, o curse, hindi po tatala po sa inyo yan kung kayo po ay laging high frequency o high vibration. Makakatulong po sa inyo yung ganito po, no? Kayo po ay paminsan-minsan na, lalo po ngayong September, ay, yan po, spend time with friends. Yan po, mga ate, mga, kailangan nyo rin po yan. Use your hands. Napakaganda po, mga ate, mga dude, no? Maaring edad mo to, 53, or yung malapit sa'yo, 53. Yung creativity po ninyo, no? Magagamit nyo po yan sa inyo pong, kung ano man po yung creative projects o product o services. Use your hands, makakatulong po yan sa inyo sa success, sa ambition po ninyo. Yung ingatan po ninyo inyong mga kamay, kasi napaka-powerful po niyan. May Midas touch ang narinig ko dito. May Midas touch po kayo. Lahat ng ginagawa mo ay makapuluhan. At nakakatulong din po sa healing. Healing mo at healing din ng ibang tao. Yung creativity po ninyo, napakaganda po. Malayo po ang mararating po ng mga kung ano man po yung gawa ng mga kamay po ninyo. Mas magiging creative po kayo. Lalo na po sa ilan na ngayon po September ay parang na-stuck po kayo sa yung na-stuck kayo sa ganyan na wala kayong maisip na bagong idea, ganyan po. Meron, magkakaroon ka kasi meron kang Ace of Wands. So ngayon, mabubuhay ulit ang yung creativity at yung passion po ninyo sa trabaho o sa inyo pong creative projects. Mas magiging inspirado ka sa ginagawa mo. Meron ding mag-o-offer sa'yo ng mas mataas na posisyon o malaking offer po ito. O pwedeng collaboration po yan dahil sa ginagawa po ninyo. Maganda po yung ginagawa po ninyo, ating mga dude. Ace of Wands.
Marami kang magagawa ngayon. Maaring ano man po itong creation na sinasabi dito, no? Nandito yung lakas mo, nandito yung positive energy mo, yung leadership. Yan po. Napakaganda ng mensahe po sa inyo. Alright, so may pahabol. Guardian spirits, Holy Angels, Holy Spirits, Ancestors, salamat po. May tatlo pong pahabol sa inyo ng mga mensahe. Okay, yun nga, hex. Yung gumagawa po sa inyo ng hex o yung banishment, yung kayo po ay mawala, mamatay, o mawala po yung hanap buhay, o mawala ng mga mabubuting tao sa buhay po ninyo. Yan po, mawala yung mga importanteng bagay, tao, anumang meron ka, ay gusto ng mga enemies, haters mo na mawala. O ikaw mismo ito, no, na yung hex o ano man po itong sumpa o evil spell na mawala ka na. Yan po, meron ganyan sa ilan. Pero kayo po ay pinoprotekta, no, po kayong matakot. Hindi yan tatala po sa inyo. Yan o, ask your angels na protektahan ka, gabayan ka. Clearance, di ba? Puro clear, clearance, clear your space, head space, clean your space, clearance. Dilinisin ang divine universe lahat ng nagpapagulo sa buhay mo o nagbibigay ng toxicity. Yan, may clearance dyan, mga ate, mga dude. Ritual, di ba kanina sinabi ng spirit team ko, ang, ayan po mga ate, mga dude, sobrang synchronized hanggang sa pinakahuling card, di ba? Ritual, kung ano man po yung ginagawang ritual, ayan, ginagawa po, kung ano man po itong ginagawang masamang ritual, ito, hex, curse, spell works, witchcraft, kung ano man po yan na hindi magandang ginagawa po sa inyo, ay hindi po yan tatalab sa inyo. Pero kung kayo po ay gagawa po ng kabutihan, no? Mabuti pong ritual, protection ritual para po sa iyo at sa mga taong mahal mo, mahalaga sa iyo. Ayan po ay bibigyan pa ng mas malakas na power o nakapangyarihan ng divine universe. Ritual para sa protection mo, ritual para sa abundance mo o sa kagalingan. Ritual para sa healing, kagalingan mo, kung mayroon kang karamdaman o problema sa kalusugan o sa mga taong mahalaga sa iyo, mga taong mahal mo. Wow, mas lalong ma-amplify o mag-boost yung kung ano man pong ritual ito, mga ate, mga dude, na gagawin mo. Pero yan po ay, kung ano man pong ritual yan, ay mula sa kabutihan, mula sa divine highest white light. Hindi po hex, hindi po ganito, no? Hindi po pang demonic o evil spell, hindi po ganyan. Ito po ay para sa kabutihan mo at sa mga taong mahalaga sa iyo o mga taong nasa paligid mo. Wow! Napaka-powerful po na reading. Sana po tinapos po ninyo hanggang sa dulo. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta, sa mga matyaga pong maghintay at sa mga masipag po mag-comment. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga ate, mga dude. Mag-iingat po kayo palagi. Love and light and peace.